Hello guys! Nandito naman ako. Babalik. Kakatok sa inyo. Char. Good morning. Morning sa amin dito. Tapos, ikapangalawa ko pala to ng vlog. Within one day, salamat pala sa 50 subscriber ko. Thank you so much. Thank you. I love you all. Guys, thank you. And now, i-share ko naman kung bakit 10 years ako dito sa abroad, walang ipon, di ba guys? Ano yung 10 years walang ipon? Okay guys, keep watching, okay? Hello guys, dito naman tayo guys, kwentuhan, ganon. Kwentuhan, lahat. I'm share to you guys kung bakit ako matagal nakaipon within, malapit na magti 10 years ako abroad ah, say 10 years. Malapit na, 10 years. Ngayon guys, una sa lahat talaga guys, wala akong ipon. Kung bakit wala akong perang naipon with almost magti 10 years na ako sa abroad, wala. Una sa lahat, wala akong bangko kung saan mo pera isisave mo talaga. Maganda talaga guys kung mag-ano kayo guys, yung may bangko sa'yo, kay sure talaga yan, hindi magagalaw. Dito sa akin kasi, yung amo ko nagsasahod sa akin dito, bangko. Pero bangko siya nagsasahod sa akin, pero kung hawak mo talaga yung ATM, yung ATM wala talagang maipon. Iwan ko dahil kung may emergency ka, kukunin mo siya. Kung may ano ka, mga anong gusto mong bilhin, kukunin mo. Mabilis lang siya kunin. Ngayon, umuwi ako noon last year sa Pilipinas, kumuha talaga ako ng bangko doon sa Pilipinas na for safe nga, hindi ko siya magalaw. Kung draga saving, maliit lang din, mapalit-liit lang, mag-savings, magliliit lang, hindi naman masyado malaki. Siguro mga 2% lang or 1%, tiba maliit lang, 1%, mga, basta maliit lang, basta may matitira ka talagang isisave sa sweldo mo. Gayon, kinakailangan mo talaga may sarili kang bangkuan, isa. Tapos ngayon, pangalawa, yung mangungutang ka ng ibabayad mo sa nauna mong utang, yun ang hirap guys talaga. Na-experience ko din dito yan. Yung kaibigan ko, nag-utang siya ng pambayad sa utang, sa pangalawang utang, bayad utang. Ngayon guys, umuwi sa Pilipinas, lubog sa utang, di ba kawawa guys? Kaya ngayon, iwasan talaga ng mag-utang dahil ibayad sa utang, ganyan. Yan pangalawa talaga guys, huwag talagang mangutang dahil ipangbayad sa utang, iwasan nyo yan guys, yan talaga dalawa. Huwag, magsariling bangko, huwag umutang dahil sa ibayad sa unang utang. Huwag yan guys, kay mabaon ka talaga sa utang guys. That is my experience sa kaibigan kong umuwi sa Pinas. Guys, yan. Tapos ngayon, pangatlo guys, yung maghilig magbanding-banding, yung may pira kaya gogo ng party, ganyan. Masyal ang kaibigan, daming-daming pera, so libre ka ng, librehin mo siya, kain tayo dahil sweldo ngayon, parang 1D millionaire ka guys, ganon talaga guys, iwasan yan mga besh, ganyan, isip-isip din konti, para hindi ka makatulad sa akin, di ba? Ganon besh. Pangatlo, wag, ang una, may sarili kang bangko. Pangatlo, wag kang mangutang para ibayad sa unang utang mo guys. Wag, dahil mabaon ka talaga sa utang guys. Pangatlo, hindi ka yung 1D millionaire lang guys. 1D, yung sakali uwi ka sa Pilipinas, parang 1D millionaire. Oh my God. Pagka kinabukasan,
wala ka ng pera, wa ganyan guys. Isip-isip din kunti. Yan din gawa ko dahil uwi ta ng Pilipinas. May mga ganun, pasalubong, gala doon, gala dito, pasyal doon. Dahil limang pero, mayroon ganyan din, pero wag naman palabis-labis ba pa. Isip-isip kunti guys, yan. Yan, pangatlo. Pang-apat naman guys, kung mahilig ka naman mamili ng mga branded-branded ganun, mga magaganda, may mga tatak, di ba? Pero okay naman guys, okay naman ganun dahil, pero ganun na bumili ka ng may branded-branded. Pero kayo sa ganyan sa talaga sa akin guys, naisipan ko talaga, alagang kayo-kay talaga ako guys, alagang kayo-kay. Ngayon, alagang kayo-kay ko. Yung anong bonus mga sikanhan, madami kasi dito mga mura pa. Maganda naman, importante, comfortable ka, magsuot, di ba? Basta, hindi na lang masyado mag bumili ng mamahalin, siguro ah, ganyan, iwas-iwas din ganyan na maluho. Bili ka ng wants and needs mo lang talaga. Ang gusto mo, ang kailangan mo, yun talaga guys. Yun. Tapos panglima naman, yun ang sinasabi ko guys nga, magsweldo, diretso, party-party, ano, dahil mayaman ba? Mayaman. Parang millionaire ka na. One day millionaire, ganyan. Tapos six, yung naisip mo mag-utang ako dito dahil alam ko naman makabayad. Oh, may pambayad. Iwasan din yan guys. Dahil ganyan din minsan na utang ko niyan. Alam ko makabayad ako niyan. Pero wag mo, hindi mo alam may mangyayari ganyan. May emergency kailangan ka. Paano mong nabayaran yung kinuha mo? Isip-isip. Kung ganun. Sana isip din konti guys. Tapos yung last talaga guys. Ang problema sa atin, wala tang financial plan. Yan, ang pinakamahirap. Kung wala kang financial plan, yung financial plan or mag-monitor sa pera mo, kung wala ba yung sahod mo, kung makatanggap ka ng sahod, kinakailangan talaga yan. Asan yun pupunta, parang manage financial management monitor, right? Ganyan. Ganyan, guys. Katulad sa akin ngayon, sweldo ko. Savings talaga. Kunin ko agad yung savings. Kahit 1% or 2%, yan. Kunin mo pagkasahod. Tapos, expenses. Yun. Income, save, expenses, talaga una, kunin mo na yung savings pagkatapos may ano ka, o savings talaga kunin mo na kahit 1%. Sa akin, 1% lang din na dahil kailangan na din natin tumulong sa pamilya natin sa Pinas. Kaya, then savings, kunin mo kahit 1%, 2%, kawawa 1%. Ha? Pero okay lang din. Okay lang din yan kahit paunti-unti, dadami din yan. Okay guys, yun talaga ang masishare ko ngayon guys. Kaya, ipon-ipon. Una, balikan ko. Yung wala kang bank, sariling bangko, first sick talaga yan. Kuha-kuha ka yan. Kunin mo para safety yung pera mo. Tapos, wag kang umutang dahil pambayad mo sa unang utang. Iwasan mo yan, guys. Kay baon ka sa interest. Pangatro, wag kang lagi maglilibre sa mga ano. Kay ikaw lang laging naglilibre. Hindi naman masama yung maglibre, pero minsan-minsan din, hindi pa lagi. Dahil alam mo naman palagi, baka maano yung mga ano, masanay na. Pang-apat, yung hindi mo bumili ng mahilig na gamit, guys. Yung bili ka lang na wants and needs sa'yo, okay lang yun lang talaga. Pang-apat, yung sweldo nga, pagka-sweldo, huwag niyang diretso gala. Isip-isip, yun. Pagka six, huwag mag-isip ng utang dahil
Hindi ka mag ano, hindi ka mangutang dahil alam mo mabayaran mo talaga, sure mabayaran. Isipin mo yung okay lang sa iyo mangutang dahil inisip mo na mabayaran mo yung utang, wag na ganyan, besh. Tapos pang last talaga, besh, yung walang kang budget or financial plan or monitor sa mga finances mo, yan. Kinakailangan talaga, guys. Income, kunin mo yung saving. Sabi ko nga, kahit 1%, sa akin nga, 1% lang ha. 1%, magaliit lang. Basta meron, paunti-unti, dadami yan mga besh. Okay? Yun lang for today. And sana may natutunan mo sa akin. Sa akin, experience lang yan, sinishare ko lang. Sana may matutunan. Thank you sa lahat talaga mga subscribers ko. Tapos, thank you. See you in my next video. Then, like and share, comment below nga sa mga magpa-sipa dyan. Handa akong sumipa sa iyo. Okay, bye-bye. Bye-bye. Love you all, guys. Thank you for watching.